Hanggalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na langit sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Biyernes, sa ikalawang linggo ng ating Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Tumindig ang isang Pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Theodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng mga 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan, nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala ay pagpupunyaging ito'y wala sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung wala sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinood sila sa payo ni Gamaliel. Pinasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang bahala ang mga aral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yung patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko yaong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Haleluya, 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 haleluya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat
Nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. "Madamo sa lugar na iyon." Umupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Sino po ang first time dito sa pambansang Dambana? Taas ang kamay ng mga first time. Aba, marami. Salamat sa Diyos, holiday. Nakarating kayo dito sa pambansang Dambana. Kung inyong mapapansin, lalo na sa mga first time, doon sa mga matagal na, sanay na sila, ano? Ang mga gwardiya namin, aral ang mga yan. Pag kayo'y nakitang nagpipicture diyan habang nagmimisa, patitigilin kayo ng mga yan. Alam nyo kung bakit? Dahil marami sa atin pumupunta dito sa pambansang Dambana para magpapicture. Ay hindi ho iyon ang dahilan kung bakit itinayo ang pambansang Dambana. Para tayong mga tao sa mabuting balita ngayon, uhaw na uhaw, gutom na gutom, gustong makita si Jesus. Pero nung nakita ang kababalaghang ginawa ni Jesus, naiwan sila doon sa kagustuhang gawin siyang hari. Gusto lamang maging sikat, gusto lamang maging kilala. At nakalimutan na ang ginawa ni Jesus para sa kanila. Yun ang panganib, mga minamahal. Kapagka mali ang inyong dahilan ng pagpunta dito, kawawa, sayang. Ang iba sa inyo galing sa malalayong lugar, baka nga marami sa inyo hindi pa nag-aagahan. Tapos pagpunta nyo dito, magpapapicture lamang kayo habang nagmimisa, ay di kayo sayang. Ay kung kayo pumunta dito para magpapicture, ay wag na kayong pumunta dito. Kung kayo'y pumunta dito dahil kay Padre Pio, mali. Kahit pudpudin ninyo ang kamay ni Padre Pio ng kahahaplos ninyo, hindi kayo gagaling.
wala kayong biyayang kakamtin. Dahil hindi naman si Padre Pio ang nagkakamit ng mga biyayang iyan. Ang iba pumupunta dito para maghilamos sa holy water ay kahit kayo manligo sa holy water, kung hindi maliwanag sa inyo kung bakit kayo naririto, walang biyaya. At yun ang paalaala ng mabuting balita. Minsan tayo ay nagaganyak at sobra tayong nasisiyahan sa ganda ng karanasan sa isang lugar, sa isang pangyayari. Maaaring amazed na amazed kayo, napakaganda ng pambansang Dambana at hindi nyo na nakita si Kristo na dapat dahilan ng inyong pagpunta dito. Ay di kay sayang. Dahil mga minamahal, ang ating mga pagkauhaw, ang ating mga pagkagutom sa kung anumang bagay iyan, tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Kaya kung kayo pumupunta dito at may misa, dumalo kayo sa misa. Huwag kayong pumasya lamang sa pambansang Dambana. Dahil ang banal na misa at sa banal na misa, tangi nating makakamtan ang pagkaing walang hanggan. Kung kayo may problema, kung kayo ay may sakit, kung kayo may pinagdadaanan, kung kayo may kahilingan, may gusto kayong makamtan, lahat ng iyan ay mukha ng pagkauhaw at pagkagutom sa Panginoon. At sigurado akong ang Panginoon lamang ang tanging makapagbibigay niyan sa inyo. Kaya nakakalungkot po kapag marami tayong naririto at hindi maliwanag sa atin ang dahilan ng ating pagpunta dito, siya. Sayang. Katulad niyo mga nasa likod ngayon, tanyo, oh, hindi naiintindihan ang aking sinasabi. Tinan niyo, nagpapapicture pa din. Ay pag nakita ninyo, malulungkot kayo kung anong suot nila. Mga minamahal, sabi ng Aral Batanggenyo, number 581, ang Eucharistia ay tangi at mismong si Jesus. Kaya kung hindi natin pahalagahan ang Eucharistia, hindi natin pinahahalagahan si Jesus. Pakisabihan nga yan, nagpapapicture sa likod ng mga madre. Oo, nakakahiya sa mga tao. Mukhang hindi ako naiintindihan. Kung hindi natin pinapahalagahan si Jesus na nasa Eucharistia, ano pa ang kaya nating pahalagahan? Ano pa ang kaya nating bigyang halaga sa Panginoon kung ang kanyang presensya sa banal na misa ay hindi natin kayang igalang? Kaya mga minamahal, ang hamon sa atin, lalo na kapag pumupunta tayo sa mga simbahan, kilalanin at hanapin si Jesus, lalo na sa banal na misa, sapagkat lahat ng ating pagkauhaw at pagkagutom, tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin sa kanyang kapamaraanan at sa kanyang kapanahunan. Ipagkakaloob ang lahat ng inyong hinihiling. Si Padre Pio, tulong lamang ang mga banal na tubig, ang mga santo, tulong lamang. Tanging ang Panginoon ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya pagtanggap natin mamaya kay Jesus sa banal na misa, sa banal na komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pusong kumikilala sa iyong presensya upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, ng aking mga problema at kasalanan, ang mga iba't ibang mukha ng aking pagkauhaw at pagkagutom, makilala kita, tanggapin kita sa aking buhay na siyang magkakaloob ng lahat ng aking pangangailangan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama,
Ang tinapay ay atalak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanaw. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ang araw.
Señor, aquí ang kagapagtanggol. Ako hindi mapahamak kailanman. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kanang kamay ng Diyos sa ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit.
takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang bubong ng extension. Ito pong naghihiwalay sa Main Church at sa Divine Mercy. Sa mga may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa aming pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. At mahigpit nating ipinapaalala at ipinatutupad ang panawagang Claygo, clean as you go. Kaya po sa lahat ng ating mga basura, pakilagay sa tamang lalagyan upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Ikalima, katayo po'y may malalaking free parking dito sa bandang likod. Kailangan ninyong makita ang ating main arch entrance upang makita ninyo sa loob niya ng ating malalaking free parking. Ito'y tulong upang tayo ay makabisita ng maayos dito sa pambansang Dambana. Ika-anim, sa darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Dahil po ito'y linggo at ito'y healing day, may ilan tayong adjustments sa ating mga schedule. Wala pong misa ng alas 11, ito'y magiging alas 12. At ang misa ng alas 4 at alas 6 ng gabi ay wala din, magiging alas 5 ito ng hapon. Ang misa ng healing liturgy at healing mass na may pagpapahid ng langis sa 9 ng umaga, pangungunahan ng mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon, pangungunahan ni Father Glenn Cantos. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, tayo may isinasagawang car raffle program. Sa halagang 500 pesos na ticket, maaari niyong mabili mamaya sa paligid ng simbahan o sa pamisahan. Maaari kayong manalo ng mga papremyo narito sa gilid at makakatulong tayo sa ating mga scholar si Santo Padre Pio. Panoorin po natin ito. Kami ay nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Gusto lang namin liwanagin ang aming sarili. Father, bawal po bang magpapicture sa National Shrine? Hindi po. Pero may mga tamang pagkakataon at oras kung kailan isinasagawa ang mga bagay na iyon. Kapag walang misa at gagawin iyon ng tahimik. Ang ating sunod na misa sa 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ng ating hari at manunubong.